mga ina at ako nga ay nagbabalik dahil si Sile ay naging prince ng kanilang school. Ay, nagpunas na pati. Ayan. Ng kanilang room pala dahil siya ay daycare na at yan ang kanyang kapartner na si Anya. Silang dalawa ang mag-partner at nakakatuwa. Buti na lang at friendly si Anya. Si Sile ay masyadong mahiya and beanua. Kakatuwa si Anya to sa sayo-sayo lang doon sa mga nagtutugtog ng mga bata. At bayan nga, uha ah. Yan hindi matatapos hanggat may tugtog. Nakakatuwa yung batang iyan. O si Sile na patingin-tingin lang. Medyo suplado pa ng kaunti. Iyan. Pero titingin-tingin doon sa kanyang partner. Siguro ay nagagandahan. Iyan. Tumuntua naman si Anya sa kanyang nangyayari sa kanya at uha ah. Hindi naman halata. Nakakatuwang bata. At bayan nga at kami ay paparada na. At nakasakay. Ito yung kanilang karosa. Silang dalawa. Bayan mo si Sile at si Anya. Napakaganda na kanilang karosa. Honey, talagang, pero kung isipin mo paano kami nakadaan din yan, kuha ah, napakaganda. Cute na cute naman. Gandang-ganda ng kanilang karosa. Paano nga ba kami nakadaan din? Eh, siyempre kami sumuto sa ilalim at bayo na ako ah, uha ah. Ito na yung akong ulo. Sumuto kami sa ilalim. Lagi flexible ang aking matigas na katawan. At bayan, nagsisimula na nga kaming magparada. Sana hindi umulan. Ito, medyo makadilim talaga. Ito ay kasabay ng birthday ni Kuya Silian. Eh, ngayon ko nga lang ay upload dahil ako ay masyadong busy. At ngayon day off ko ay di syempre. Ngayon ko ito gagawin at tingnan mo naman ang dalawang ito. Oh, siguro inaantok pa si Sile. Nakakatawa nga pala ito si Sile. Maikwento ko lang sa inyo at nag-brand out nung 20 ng gagi, kaya naman nung 21 ay ako'y puyat ng madaling araw at ako'y papay-pay-pay-pay kay Sile dahil pawis-pawisan. Tapos ay ginising ko, anong oras na hindi pa gumigising, eh kami may paparada, alas sa isang usapan. 5:30 na ay bumangon naman. Pero sabi ang palad ay nanghingilanan din at bumalik sa higaan tapos ay natulog ulit. Ay Bayon, buti na lang at hindi pa naman hobby dahil pagdating na namin ay Bayon, wala pa naman ang mga estudyante o mga magulang dahil masyado pa maaga, hindi mo naman mapupwera sa mga bata dahil talaga sila ay ano ah, ang tukin. Ayan, kami ay kulay dilaw, tatandaanin nyo dilaw ang aming mga ang aming karosa at tingnan mo naman ang kanilang mga gayak din ay magaganda, kaya talaga nawawala kang kabit-kabigin. Pero kayo nalang mamili ko alit kung saan kayo nagagandahang karosa at sa mga costume ng mga bata ng prince and princess. So, kagagandahan eh. At kanya-kanya nga palang code iyan, sa amin ay kulay pink. Ang damit ng mga nanay, at kulay pink pa rin yung aming karosa ni pero dilaw. Pero okay lang naman dahil maganda naman ang aming karosa at saka yung damit ng aming princess at saka si Sile ay nakunti kang pa. Buti na lang at nakahawak ang mga chikitin. Biglang pumaraga. Sa bagay na may minakaalalay sa unahan ng mga nanay at kailangan talaga may alalay dahil baka nga umulan o biglang pumreno kagaya na iyon. At kaya na nga kami lalakad na din. Si Sile na seryoso, hindi ko man lang mapangiti. Buti pa si Anya at kakaway-kaway talaga siya, hindi mahiyain, kaya nakakatuwang bata, napakabibo. Si Anya nga pala ay 3 years old at si Sile ay 4 years old. At ayan ang kanilang mga nanay-nanay at si ang aming pinakamasipag na kapitan. Laging supportive din yan. Kasi siya na po tayo yung nabubulol na, pero tingnan nyo naman po ha. Kapag-cute ng mga bata. Hindi lang pala pink ang, kada cluster pala ang pink EBM. Sick din. Kami nga pala ay nasa kahulihan dahil yan yung kada cluster na maalala ko. Kada cluster po iyan mula Abyawin hanggang Dinahikan ay kay Mang Dona pong cluster iyan. Siyempre may mga teacher po. Pero ang nanalo po din yan ay ang Dinahikan dahil ito po ay money contest.
Wow, kagaganda naman ang mga karosa at ng mga bata. Iya, kapapute naman. Sangkat pa. Tuntua ang mga chikiting. Yan nga lang pala yung mga batang kasama yung sa mga office relaang at sa sobrang dami hindi na makakasa sa aming court ng bayan dahil masyadong madami mga bata. Hindi ko lang sure kung iyan ay, naku, may manok na yata pati. Hindi ko lang sure kung iyan ay lahat ng barangay. At di ko sure din kung ilan ang kanilang barangay na kasama. At bayan, nagsibali ka na nga at nakumukha ng mga pagura tong mga kabataan na uha. Bayan, nagbabali ka ng mga prince and princess. Nasaan na baga si Sile? Kami nga pala yung naulan ng day yan, kaya buti na lang at kami may mga dalampayong, kaya ayun, kami ay basa mga nanay at syempre aming papayungan yung aming mga junakis. Uha ah. Nakakatuwa, puro mga teddy bear ang kaninyang gayak. Uha. Tapos ay itong mga bata ay kagaganda naman ng gown. Uha ah. Mga cute ang gown. Pero syempre hindi mapapatalo ang abyawin ng gown. Talaga namang kaganda-gandahan ng gown. At pil na pil ni Anya ang kanyang gown. Dahil nagbabalon nga. O, maganda rin pala ang gayak na ito. Oo, yung kulay pink, white and yellow. Parang sa amin din pala ito. At abangan nyo na nga lang po ang aking parto ng aking vlog na ito. Dahil medyo mahaba na po. Pero papakita ko muna syempre ang mga karusa ng lahat ng mga kabataan. Yung part 2 ay abangan ninyo dahil yun ay mga performance at pag-akyat nila sa stage or entablado ng mga bata. At bayan, at nagsasayaw na naman ng mga chikiting, mga elementary. Hindi ko lang alam kung anong school nila. Kagagaling naman ng mga bata. At ang cute din ang kanyang gown. Kaya na lang din ang humusga kung ano ang pinakamaganda karosa at gown ng mga bata. Ay kung makikita nga ninyo talagang mga nakapayong at talagang maulang. Kaya kami ba sa bata? Yan po ang kami ang tuktok hindi ko lang masyado. Pinaginig sa inyo at baka po tayo ay may dami. At yan mo. Medyo malayo nga pa nga kami dahil kami na ay kaduluhan. Pero at least nakikita ninyo ang mga karosa ng mga kabataan. At saka yung kanilang mga kasuotan. Talagang naman mga bibo yung mga iyan. Siguro na mayroon din mahihiyain. Tulog ni Sel, mahihiyain. Paganda rin na itong isang ito ng kanyang gown. Kulay pink. Ay, matirig ang araw, honey. Pero, pogi naman. Pogi naman siya doon. Tapos, nga. Tapos, ito pa. Ano kaya, hindi kaya inantok itong mga itong bata. Buti na sa sila at di inantok. Dahil pag ito'y nasa sasakyan, ito sigurado nga antok. Buti na lang at di nga inantok. Oh, isa pa ito. Cute ng kanilang gayak. Oh, ah. At bayan, isa pa. Oh. Medyo nadadatingan na ito. Nasisiksik na ang daan. Kaya medyo marami-rami na. Hindi na alam ko sa ipaparada. At bayan na nga yung kulay pula. Ibig sabihin, iba na yung kami as. Yung kulay dilaw. Then, oh, si Sile. At ako yung nagpapayong. Oh. Kami basa di yan ni ate. Tuwantuwa naman yung dalawa. Buti na si Anya ay pala friendly at kaway ng kaway. Lalo na pag siya'y tinatawag. Kami nga pala may pasabog ng mga candy dun sa mga nanonood. At yun ay dala ni Ati Paga, yung nanay ni Anya. Beno, doon nga kami ah. Niya, napakahirap talaga na yung kami bumaba. Uha ah, tingnan mo naman kung sa kabaho ba. Talaga naman kay Aakya tapos si susuot sa ilalim. Kaya talaga naman. Pero yung mga bata ay siyempre iginanin na iyan. Binuhat, bata naman iyan. Uha. Ganda-ganda ng kanyang gaw. Ay, nabigat. Hindi nabuhat. Ay, nabigat si Sai. Nagtulungan na. Namayot, pero nabigat pa din. Ayan, yun nga. Yan na tayo mga nanalo at yan yung mga recycle na tuwan ka na gown. Then, nga si Sai, pero po na at magpipicture-picture kali. Picture, pero
Bibi naman pala. At sila nga pala may mga dalang damit. At para nga maupuan ng mga bata. Mga naglutado ang mga kabataan. Para sila makapaglaro. Pero siyempre gutom na gutom na yung mga yan. Kaya yung iba siguro naglayasan. Oho, may inaantok na pati. Pero salamat po sa inyong Panginoon. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, like, and comment. Oho, pwede nang humilata. Abangan niyo po ang aking susunod na vlog. At para sa... Unlad. Panoodin niyo po ng buo. Ako po'y matuwa sa inyo. Charis lang. Nanginain na pati. Sige po, salamat. Ingat po ang lahat. Bye!